humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang aking guest co-host ay naririto. Kasama po natin si Dr. Tina Policarpio. Hello po! Hello Amy! Magandang araw sa iyo at sa ating mga manonood. Doc, meron nangyaring event na ito ay kaparte, yes? Yes, nung Biyernes, June 4, nagkaroon kami ng community pantry. So, di ba nauuso yung mga community pantries? Pantry, oo. So, ito naman is for the pets. So, sa mga aso at pusa. At ito ay ginanap sa Barangay Lalakay Elementary School sa Los Baños. And ang organizer nito ay ang UP Society of Men at ang UP Societas Mulierum ng College of Veterinary Medicine ng UPLB. So sa lahat po ng lumahok at nakisali sa aming event noong Friday, maraming salamat po. Sana po ay natuwa kayo sa pet food, sa free rabies vaccination, at sa free check-up na binigay po namin sa inyong lahat. Maraming salamat po, pati sa sponsors. Amy, ang daming sponsors ng dog food, ng toys, ng collars, ay, ng kung ano-ano. So nakakatuwa at sana ay... Ayaw mo lang sa Los Baños. Malayo kay. So, ang di bale, malay mo marating namin ang iyong lugar kasi pinaplano namin na iparating pa to sa ibang lugar like Manila, sa Antipolo. At hindi to po natatapos ng June 4 lang. Meron pa mga susunod na event. Wow. Correct, meron pang mga susunod na events kasi yung mga estudyante, yung mga aming mga brads and sis na estudyante, syempre nag-aaral din. Isi-schedule lang natin kung saan yung mga susunod. So, salamat po. At pwede nating i-announce sa ating show yung mga susunod na event, yung mga schedule. Oo, totoo. Thank you for allowing me to do that. And ayun, Doc Lina, ako ay dog lover, kaya naku, gusto ko pumunta dyan, kaso malaya ko Los Baños. Sana maabot ka medic dito sa Nueva Ecija. Malay mo, di ba? In the future, baka karating din tayo dyan. Makahingi ng dog food. Pwede naman, malay mo may mag-donate sa amin. Kasi nga, natuwa kami kasi isang tawag lang sa mga sponsors, nagpadala na sila at nag-commit sila na susuportahan nila yung community pantry ng UP Society of Men at UP Societas Mulierum. Opo, syempre hindi lang naman tao ang nagmamother, no? Pati yung ating mga alaga, di ba? Syempre kailangan bibigyan din natin sila ng mga care at tamang pagkain. Kaya maganda po itong inyong event. By the way, Doc Lina, pasok ko lang tayo ngayon sa ating episode, no? Pag-uusapan po natin ay organic farming pa rin. Pero this time, medyo kakaiba kasi sanay na tayo na organic farming. Nagpo-produce sila ng chocolates, di ba? Mm-hmm. Yung mga jams, mga process na ano, and then nagdadagdag ng added value doon sa kanilang mga produce dahil nga organic at na-process na. This time, pag-uusapan naman natin medical herbs and food supplements. Hoy, okay yan. Ang lola ko noon, lagi ko naririnig yung lagundi pag may inuubo kami noon eh. Yan yung mga pina-prescribe niya. Yan yung sinasabi niya, maglagundi ka. Oo, di ba ilalaga mo yon, didikdikin mo. Naalala ko meron akong commercial na napanood noong way back 1996. Batang-bata pa. Batang-bata ka pa noon. Noong 1996 po, meron na uso na ano na commercial na merong inuubo na bata, tapos yung lola niya nagdidikdik ng ano, ng lagundi. Tapos dumating yung nanay, sabi nung nanay, "Nay, meron na." Tapos dala niya yung box ng gamot ng lagundi syrup. So, no need for the dikdik pa. Ganon, yun pala ang ano, commercial. Kaya nakakatuwa kasi makita mo yung tradisyon ng mga Pilipino talaga. Nalaki tayo ng herbal eh. Sa amin, pagka may sakit sa amin, oregano. Pagka nilalagnan ka. Ayun, oo, nadinig ko rin yung oregano. Oregano. Diba? Mm-hmm. So, yun yung, yeah. Ano, kahit po, oregano, yan.
Tapos lagundi, ito na nga lumabas na yung lagundi. Kaya ngayon, meron tayong nakakasama na lagundi ang kanilang specialty. At organic po ito ah. Kaya para sa ating mga kababayan, abangan nyo po ang aming episode ngayon dahil pag-uusapan po natin ang ASCOP Lagundi, pag-uusapan po natin ang Leone AgriCorp, kasama po natin ang kanilang President CEO. Abangan nyo po yan, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Lina, maganda ang ating episode ngayong araw. At ipapakilala ko nga po sa inyo, mapalad tayo dahil makakasama po natin ngayon ang President and CEO ng Leone AgriCorp na si Mr. Antonio Cruzing. Hello, sir! Good morning po sa lahat. Good morning, sa ating mga televiewers, no? And maraming salamat sa imbitasyon na makibahagi dito sa inyong programa. Nako, pleasure is ours po, sir. Isa sila sa ano eh, sa pioneer company na pumunta sa organic, sa mga herbs. So it's really our pleasure to have you today dito po sa ating palatuntunan. Maraming salamat po, Doc Lina, and hopefully we will be able to contribute yung aming mga experiences and yung aming mga produkto rin dito sa ating mga televiewers. I'm sure marami tayong matututunan sa araw na ito. Opo. Ayan. So simulan po natin ang tanungan. Sir, ang Lac Farm or Leone AgriCorp ay isang agri-sutical farm. Ano po ba yung sinasabi natin na agri-sutical? Kaya ang coin namin doon is agri-sutical because we're not only, hindi lang kami nagpo-produce ng pang-agrikultura. We produce a product, we develop a product from agriculture to something na nutritional. That's why it's agri-sutical. So nagde-develop kami ng mga food supplement, meron kami mga produkto na juice, beverages para sa health, no? And we develop also yung mga produkto na pagkain na natural, no? And dito rin sa amin ginagawa, if you're familiar with the brand na Psyllium brand. Yeah. Yung fiber. Dito minomanufacture sa aming planta sa Leone Agri Corporation. Wow. Sir, kailan po ba natatag ang Lac Farm? Ang Lac Farm na natatag dito noong December 13, 2002. But prior to the incorporation ng LAC, it has been a farm ng family ng Pascual, no? Mm-hmm. Kaya naitatag dito noong 2002 because that was the time na inumpisahan, nag-umpisa na yung gamot na lagundi tsaka ASCOF, no? So as you know, yung LAC is a subsidiary company ng Pascual Laboratories na nagdadala ng ASCOF na brand sa merkado ng lagundi tsaka nung yung sambong, no? It was introduced by the UP scientist sila Dr. Maramba, and naging gamot 'yon, and to make sure na yung source ng raw material ng lagundi is are all organic and in good quality, inumpisahan yung Leone Agri Corporation. Kaya naitatag itong Leone Agri Corporation because ang initial purpose noon is to supply Pascual Laboratories ng raw material ng lagundi and sambong. Yun ang umpisa. Opo. Pero sir, balita ko, yung lupa natin dito sa Leone AgriCorp ay hindi siya ganun ka good quality noong unang nakuha, tama ba? Parang medyo opo, hindi nakapapakinabangan. Tapos kinonvert natin, in-improve natin. Paano po yun? If you're familiar dito, Amisa, no? Dito sa Bandang Liwayway, sa Santa Rosa, okay, yung kasi medyo mataas yung area na to, no? And karamihan ng lupa dito are arid. Ibig sabihin, karamihan mga damo lang yung tumutubo ng araw, no? Talahib.
Matalahid, ganun, no? Matalahid, yes. So, ang ginawa ng namin dito sa Pascual, sa Leoni Agri Corporation, nag-umpisa kami na nag-develop ng mga product na pampataba na galing sa organic, no? So, yung mga dahon dito, ni-recycle namin, ginagawa naming pataba, and then meron kaming vermicast dito, nag-vermiculture kami, para yun ang ginagamit namin na pataba dito sa lupa. It took us 5 years, no? Para na-revive namin. So during the 5 years na kino-convert niyo yung lupa or ini-improve yung lupa, walang nakatanim na iba doon sa lupa? Pero mga nakatanim. Ang as you know, dito sa Nueva Ecija, marami dito manggahan. So, yeah. Ang mga tanim lang dito, talahid tsaka mangga, no? Fruit-bearing trees. So, yung mga dahon ng mga mangga na yon tsaka ng mga talahid, yun yung kino-compost, tapos binabalik dun sa lupa, no? So that's where kumukuha kami ng dumi ng mga baka, ng kalabaw para ihalo dun sa mga damo para maging fertilizer. And that's where we revived kasi at that time napaka-acidic ng lupa ng Nueva Ecija dito sa Santa Rosa. Especially dito sa lupa ng LAC. And that's where noon ma-revive yun, napababa namin ng husto yung acidity ng lupa at naging productive siya. Oh. And that's where tinuloy-tuloy na namin yung pag-apply ng organic. No? Kaya yung LAC is the largest certified organic farm in the Philippines. We're the first and the largest. Nakaka-proud na nandito sila sa Nueva Ecija at Santa Rosa. So, yun nga, alam ko na kayo yung isa sa una na na-certify. And ang alam ko rin, mahirap magpa-certify to be really an organic farm. So ano yung mga ginawa ninyo para ma-sustain yung certification? Alam ko mahirap yan, pero anong mga steps, anong mga ginawa, and how do you maintain it? Well, tuloy-tuloy lang yung pinapractice namin ng pag-recycle ng mga yung mga dahon dito at saka yung vermicompost namin. And of course, minomonitor namin yung acidity ng lupa lagi. And ang tinatanim namin mga vegetable and herbs dito sa LAC farm. No, so may indicator kami kung mataas yung acidity ng lupa. That's where dinadagdagan namin ng organic fertilizer doon sa area na yon kung saan mas mataas ang acidity ng lupa. No. So tuloy-tuloy yon, and since we are certified organic, yung certifying body every year ino-audit kami. No. Dati, ang certification namin is only local, no? So, 3 years ago, we applied for the international certification, which is the USDA and the European Standard of Organic Certification. And wow! Ang galing! We're lucky that we passed also. Ang galing kasi parehong mahigpit ang US and EU. For you to pass it, ay talagang, ano yan, sabi mo nga, Amy, nakaka-proud na, oy, Pinoy, nakapasok. Oh. Kasi nakikita namin na Doc and Amy, sa ating produkto kasi sa agrikultura, the only way that we can probably compete globally is for us to develop products that are high quality. Ano bang high quality, no? So tiningnan namin, kasi sumasali kami doon sa mga international expo sa iba-ibang lugar. And nakita namin, like when we went to Anaheim, California, nakita namin doon na ang daming herbal products or natural product that's being displayed doon sa napakalaking expo. Pero bakit walang Filipino products? No? Nandun yung moringa, nandun yung turmeric, nandun yung ginger. These are all powdered products.
Yes, na available din po sa atin, di ba, sir? Correct. Bakit wala tayo? Tama. Bakit tayo napag-iwanan? Because those companies na nandun, they are certified organic, they are certified good agricultural practice. So the only way that we can be compete in the global market is for us na we have to get those certification and we have to invest. No? So right now, meron kayong mga products that are being exported to the US and Europe? Right now, we are now talking to a trading company and they are willing to bring our product to the US and Europe because we are now, yung mga products na yon, yung mga finished products na yon, are all certified organic. No? Mm-hmm. Even doon sa mga food supplement namin, we're using vegetable capsule. No? So, we are consistent with the organic standards. Sir, parang mas nakilala kayo dito nung nilabas natin yung Lagundi eh. Opo. Totoo yan. Una nakilala yung Lagundi, no? But sa aming pananaliksik, sa pag-aaral namin, marami pa rin herbal products na pwede nating ma-develop dito sa Pilipinas. Na these herbal products are only grown in the tropical countries like the Philippines. Ano yun, sir? Na-curious ako. Ano well, yun? Marami. Isang ano dito. Number one, Lagundi. No? And Sambo. Ito yan. Gamot na yan. And we have now, we developed a new product which is the local serpentina. Ang tawag natin serpentina. Ang tawag natin dito sa Nueva Ecija, Sinta. No? These are product. Ito mapait ito eh. Ito yung pang-diabetes. Pang-diabetes. No. So pampababa ng dugo. Oo, pampababa ng dugo. So maganda yung produkto na to. Nag-umpisa yan kasi mga dito folkloric sa atin, di ba? Sinasabi ng mga herbalist na ito maganda yung gamot na to. So we explore that avenue. And from there, ginagawa namin, we culture, nagpo-propagate kami dito sa farm because we want to make sure na yung raw material na gagamitin doon are all organic. Kasi iniinom ng tao eh. So yes, we want to make sure that it's safe from chemicals. So yun yung layunin namin dito. Sir, I remember itong Lagundi, yung Astop is lumabas noong 1996, no? Opo. Natutuwa ako dun sa commercial eh. I don't know, Doclina, kung napanood mo yung commercial na to. Pero naman, mas matanda ako. Yung matanda na magdidikdik pa yata siya ng ano. And then meron na nakalabas na syrup. Ang ano lang, ang smart lang nung commercial. And ang magandang ano siya, parang eye-opener sa mga consumer na meron ng ready-to-drink na Lagundi. At ito nga ay available na rin sa market. Sir, opo, para lang dito sa kaalaman ng ating mga kababayan, para saan ba itong Lagundi natin? Ang Lagundi na aprubahan ng ating FDA as gamot para sa ubo. No? It has a anti-mucolytic and meron siyang antiviral properties. No? Actually, napakaraming gamit yung Lagundi, hindi lang sa ubo. No? Ah, okay. Pangungunahan na kita, yung may dinidevelop kami yung product na ang Lagundi is also very good for anti-mosquito. Oh, so ano po yan? Spray ba ang gagawin nyo? Spray, oh. Spray or lotion, eh, para mga off. No? And these are all natural product. So, nabanggit nyo, sir, yung ano sa FDA, na inaprubahan ng FDA yan para ma-market. Alam ko, ang hirap ng approval process ng FDA. Talagang ano yan, masusi nilang nire-review yan. Opo. Paano nyo nagawa lahat yon considering na alam ko napakahaba ng listahan talaga ng kanilang requirements? Ang ano lang siguro, Lina, is ano eh, sa amin, we whatever the standards being set by the government or by the regulatory body or even the international community, that's where we want to achieve
yung standards na yun. So, pag kinocomply mo yung mga standards na yun, madali na rin yung proseso eh. Like for us, no? Although totoong mahirap, parang dadaan ka sa butas ng karayom pag nag-apply ka ng CPR, yung yes. Certificate of Product Registration sa FDA. Pero so far naman, ang batting average namin sa lahat ng mga ina-apply namin, halos lahat na approved. Bakit? Siguro nakilala na rin kami ng FDA that we are trying to follow whatever standards that we set. No? So, kumbaga, ang standard na pinangangalagaan mo, ang produkto mo is safe for human consumption. So, yun ang importante. No? Of course, ino-audit din kami ng FDA, pinupuntahan nila yung planta namin. Are we a good manufacturing practice practitioner? Kasi that's the number one requirement ng FDA. No? So, pag nakita nila dito, ino-audit nila, talagang GMP. No? Kasi hindi lang kami GMP pag merong nag-i-inspection. All throughout kasi, it's a mandate for our employees to practice the GMP. So, dito makikita mo sa planta, naka-hairnet yung mga tao, naka-gown, and naka-ano yung sapatos, no? So, lahat yan pinapractice kung anong requirement ng ating regulatory bodies. Opo. Sir, right now, ilan po ang employees natin? Ngayon, ang LAC, we have about 100 employees. We started several years ago, we started with only about 15 to 20 employees. And now we're about 100 employees. So, dun sa employees, kasama na yung mga farmer natin? Ah, hindi farmer pa. Or... hindi pa kasama yung mga farmer. Ito pa! Yeah. Ito yung dito lang sa planta namin na nagtatrabaho. Because ang area namin, Ami, dito sa LAC, we have only about 42 hectares in total. No? Yung planta namin, saka yung maliit namin na farm. But because of the requirement ng volume na requirement ng Lagundi, we have to develop more farmers outside. And these are farmers na mga contract growers namin. And ang total area nito, that's about mga 300 hectares. Wow, uso rin pala ang contract growing sa organic. Sa Lagundi. Opo. Sa Lagundi specifically. Opo. So yung mga organic, yung mga contract growers nyo na Lagundi farmers, paano nyo sila naturuan or na-influence to go organic? I'm sure hindi lahat yan organic farmers noon, correct po? Totoo po. The only way that they can deal with us if they are going to practice organic. Number one, every year may training sila na provided ng aming kumpanya for organic farming. Number two, every year kung ino-audit kami ng regulatory body, ino-audit din namin yung mga farmers. Making sure na kumukuha kami ng sample ng lupa nila, kung ang lupa nila doon may chemical trace. Pag may chemical trace, automatic disqualified na sila as our contract growers. At malaking mawawala sa kanila kasi kahit papano, maganda yung regular yung income nila sa amin ng mga farmers. No? Kasi matutuwa ka nga, Lina, yung history ng mga farmers. Kung may interview mo yung mga farmers na kung yung mga contract growers ng Lagundi, dati-dati, hand-to-mouth lang sila, no? Hindi sila kapagpadala ng mga anak nila sa eskwelahan. Because of that, na nag-contract growing sila, they can afford now to send their children to school. No? At nakapagpatayo na sila ng bahay na konkreto, nakakabili na sila ng motorsiklo. So, nakakatuwa din. So, wala silang gagawin talaga kundi mag-comply. Otherwise, sabi mo nga, ito yung mawawala sa kanila. Yeah, ang assurance naman kasi namin sa kanila is if they will comply, we can guarantee a volume na nabibili namin sa kanila. Mm-hmm. So, alam nila, ano, malaking mawawala sa kanila kung hindi sila magko-comply. Kasi meron na ba kayo natanggal na contract grower?
May mga isa o dalawa lang na natanggal, pero eventually they went back and talagang very strict na rin sila. Oh, yun ang ano. Talaga may lesson sila na binigyan nito. And hindi lang kasi Lagundi. No? Hindi lang Lagundi, hindi lang Sambong. Ito yung may mga Malunggay. No? So we buy also from them yung mga Malunggay. We buy also from them yung ginger, turmeric, and the other herbs na dinidevelop namin. No? Kasi kahit yung talbos ng kamote, no? Bakit anong talbos ng kamote? Because we develop a beverage, yung juice, powder juice. Alam mo yung parang tang na powder. At ito, may kamote tops, may kalamansi, no? Tapos may tanglad. Wow, mukha masarap pa. Ganun. And these are all natural beverages. Tama-tama sa mainit na panahon. Oh, tama-tama. And merong nutritional and medicinal properties. Yes. Bakit namin na-develop yung juice ng kamote tops? No? Diba? Folkloric, pinag-uusapan dati pag na-dengue yung isang pinapainom ng talbos ng kamote. So sa isip namin, ito, hirap pa ng mga tao kung minsan na maghahanap ng kamote tops. Tsaka yung hindi ka pa sigurado kung organic yun. Siyempre, ilalaga mo kung may chemical trace yun, may inom pa ng tao yung chemical. No? Yeah. So, we grow our own raw material to make sure na yung produktong ilalabas namin walang chemical trace. Hindi mataas ang lead content, hindi siya contaminated ng mga pesticides and fungicide. No? So, para sa health din ng mga tao. Mm-hmm. Okay. So, Doc Lina and Kat Tony, puputulin ko muna ang ating usapan. Kailangan muna natin mag-break. Pero tuloy-tuloy ito ating usapan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir, maganda itong talakayan natin no, tungkol sa organic. Sabi mo nga kanina, 42 hectares na hindi masyado napapakinabangan na lupa noong nag-uumpisa ang Leone. Pero sir, paano ito naging posible na yung 42 hectares ay naging ganitong kalaki ang production, tapos Lagundi pa yung pinoproduce natin, na alam naman natin na para ito sa tao, di ba? So paano po ito naging posible? Siguro ang sikreto lang dito, Ami, is tuloy-tuloy lang na sabi ko nga it takes 5 years bago na rehabilitate, no? So lahat ng mga dahon dito ni recycle lang, kinocompost lang namin. Talagang magtitiis ka na ikocompost mo siya, haluan mo siya ng dumi ng baka, hanap ka ng dumi ng manok, no? And magtuloy-tuloy yung production mo ng vermicast para sa vermicompost mo, panghalo mo doon para tuloy-tuloy yung pagbabalik ng taba ng lupa, no? Kuminano-mano niyo po talaga. Hindi siya talagang pagtatiyagaan mo siya, no? Pagtatiyagaan mo, isa sa puso mo talaga na kailangan mo maibalik yung taba ng lupa. In going back to your question, how to sustain organic, how to revive the fertility of the soil, it's a commitment on your part. No? So hindi lang pwedeng mag-organic ako kasi trend yan eh. Hindi. For you to sustain organic, you have to have that kind of commitment. Kailangan may commitment ka na kailangan tuloy-tuloy ko to. Because if you believe on something na ang organic na nakakabuti sa tao, maganda yung magiging resulta nito, maganda yung merkado mo later on, no? Tutuloy mo yan. Yes. So that's the commitment that you have to do. Opo. Sir, kanina pa din natin pinag-uusapan itong Lagundi. Curious lang ako, eh,
paano ba ito tinatanim? Halimbawa, gusto ko din maglagay sa bahay ko naman, di ba? Oh, actually, in-encourage namin yung mga farmers, not only yung mga may backyard, no? Yung lagundi, kumuha ka lang, puputol ka lang ng cuttings. Alagay mo siya sa polybag na may soil, ano yung muna siyang gawing seedling. After mga 3 months, madali magtubo yun eh, yung mga cuttings niya. So, mag-antay ka from the cuttings 8 months. No? After 8 months, kasi ang lagundi parang shrub yan eh. Ang isa pang maganda sa lagundi, ang lagundi is drought resistant siya. Hindi kailangan ng maraming tubig. Tubig, opo. Asakto dun sa location nyo din, sir. Asakto din sa location namin. But of course, mas mataba yung lagundi, mas mataba yung dahon pag sustainable naman na mayroong water. No? And fertile yung lupa. So, pag tinanim mo siya from the seedling, 8 months ka mag-aantay, then you can start harvesting ng dahon. Yung talbos lang ba ang hina-harvest diyan or pati yung talbos lang? Talbos yung dahon lang talaga, yung matured leaves ang tinatanggal. Kasi base doon sa pag-aaral, ang matured na dahon ng lagundi has high efficacy than the yung talbos lang. Sir, curious ako, ibig sabihin isang beses ka lang magtatanim. Isang beses ka lang magtatanim, once na mag-harvest ka, after every 2 months, nakakapag-harvest ka na. Ang tipid nun ah! Oo nga eh. Hindi ka mukha ng iba mga plants na tanim ka ng panim. Ito, natanim mo na and then tuloy-tuloy na yung harvest mo every 2 months. Ang sikreto lang sa lagundi, para tuloy-tuloy yung pagdahon niya, let's say after mong ma-harvestan, ipuprune mo siya. After 2 months, lalago na naman yung dahon niya. Kailangan lang regular ang pruning. Pruning, opo. Kasi it's a shrub siya eh. So, but it can grow na parang puno siya pag pinabayaan mo. Siya? Hanggang gaano kataas siya pwedeng lumaki? Mga ano lang siya, mga 2 meters. Mataas-taas din ah. Mataas-taas din. Hmm. And then, yung nakatanim na lagundi, nag-i-intercrop kayo. Then, yes, ba? Oh, kasi ang distance ng bawat lagundi tree, that's about mga 2 to 3 meters eh, or 3 meters apart, no? So malaking yun. In between, yung mga cash crops pinapatanim namin. So nagtatanim kami ng mga tanglad, nagtatanim kami ng vegetable in between. So the more that yung sa vegetable doon, nilalagyan namin ng mga pataba na organic. Pati yung lagundi, nagkakaroon ng pataba. Oo. Oo. So ito naman, curious na tanong dahil nga panahon po ng pandemic, meron na po bang study na ang lagundi ay pwede na rin panlaban ng COVID-19? Ayon sa aking balita sa DOST, dineclare naman ang secretary ng DOST na in-endorse na nila yon for clinical trial. No? Bakit ako naniniwala na yung lagundi is potential na gamot sa COVID? Because the lagundi per se has antiviral properties. No? Kaya siya nakakagamot sa ubo dahil doon isang property ng lagundi. Kaya nga inano nila doon na yung lagundi na yon na nasa clinical trial phase na sila ngayon na pinag-aaralan nila kung talagang pupwede yung lagundi. But I still believe na nakakatulong kasi pag umiinom ka pag ikaw may ubo, no? Nakakagamot yung lagundi. Dahil nga may anti-mucolytic siya and pati sa asthma, no? So nakakaluwag ng dibdib. Yung COVID kasi, ang tendency ng COVID, pag ikaw inatake niya, ang una sa throat 'yan eh, di ba? Throat, yes po. Sa throat.
pag napabayaan mo, papasok na sa lungs mo. Yes. So dito pa lang sa throat, because may merong antiviral properties yung lagundi. Pag iniinom mo yung lagundi, nababawasan yun. So kung gumagamot ka sa ubo, nakakagaling sa ubo, posibleng maging gamot para sa COVID. No? Malaking potential ng lagundi as gamot. May mga doktor na ba kayong narinig na nag-recommend ng use ng lagundi sa mga COVID patients? Merong mga kakilala kami mga doktor kasi siyempre unang pag mga mild cases ng ano, normally may dry cough. Mm-hmm. Pag mild cases ng COVID, no? So either i-recommend nila yung gamot na synthetic na anti-mucolytic or yung ibang gamot, yung ibang mga doktor naman, they recommend yung lagundi. In our case, yung ASCO, kasi mm-hmm. syrup, so iniinom nila. And maraming nakakatulong. In fact, Lina, hindi lang ano, sinasabi, di ba kanina na-mention ko yung ano, yung sinta. Mm-hmm. Yes. Serpentina. Oh, serpentina, the local serpentina. May kwento ako, isa kaming kakilala, taga Mindanao, nagkaroon sila ng COVID. She is taking sinta as a food supplement prior to nagkaroon sila ng COVID, no? Yung husband nito is a surgeon, a doctor. So dahil frontliner, nagkaroon ng COVID yung asawa, hindi nalaman ng wife na meron na pala. So silang dalawa nagkaroon. Kinikwento niya sa akin. Dahil siya umiinom siya ng sinta, ginawa niya, dinagdagan yung dose ng sinta. Because nabasa niya sa internet na yung medicinal properties ng sinta, meron siyang antiviral properties. So, dinoble niya yung dosage niya. Sabi niya sa akin, siya in hospital. Yung husband niya na doctor, yun ang na-admit sa hospital. And nirelate niya yon doon sa pag-iinom niya ng sinta. Kaya nung gumaling siya, yung mga kakilala niya na nagkaroon ng COVID doon sa Mindanao, in fact, they're from Agusan, nirecommend niya yung, ano, yung sinta, pinainom mm-hmm. niya. And bumabalik ka sa amin, sinasabi sa amin, na nakatulong. So, any na merong antiviral properties, I believe, makatulong doon sa COVID. May potential to, to be developed pa further. Tony, ang daming lumalabas ngayon ng mga organic companies din, advocating organic farming and all that. But what sets you apart? What sets LAC apart? What sets us apart, aside from us being organic and us having an international organic certification, we set our manufacturing process into, number one, organic and GMP, good manufacturing practice. Number three, aside from being organic, we are also certified as GAP certified, good agricultural practice. Ano ba yung GAP? Ito yung papasiguro na yung proseso mo sa pag-aalaga ng halaman, maayos, and ecological balance, and good quality yung nilalabas mo, and that sets us apart na yung waste mo, sinisegregate mo, inaayos mo siya, ginagawa mo siyang pataba, no? So, what sets us apart is the product that nilalabas namin are all good quality. And these are the products that pass the international standards. So that's probably ano namin ang lamang namin doon sa ibang organic, sa iba. No? And we go from growing up to the finished product. Yung iba kasi nagpo-produce lang sila, binibenta nila as vegetable or as herbs lang, as raw material.
sa amin hanggang finished product. We want to make sure that the whole process until the finished product should be organic. Mm-hmm. Parang every step of the way meron kayong ano, no? Quality yes. check. And okay. yung siguro, that's where we invested in that a lot of certification. We invested in GAP, we invested in organic, we invested in halal. No? Mm. So we are also a halal certified farm and manufacturing process. Kaya dito, wala kaming alagang baboy. Meron lang kaming kambing. So, may manok. May mga native na manok. So, may ecological balance pa rin. And the product that we, you know, that we develop, it passes through the a lot of tests from our client. No? In fact, na-audit kami ng mga multinational company to supply them with the raw material. I cannot just name the multinational company. They have auditors coming from Hong Kong. They have auditors coming from Netherlands na pinadala dito to audit our manufacturing process and also our farm. And we pass with flying colors yung audit nila na yun. Galing. Ang galing noon kasi galing po ako ng multinational company and pharmaceutical. So alam ko yung ganyang sistema. Tuwing may auditor, talaga namang kinakabahan ang mga ino-audit because of the stringent procedure and quality standard. So right. for LAC to pass all those with flying colors, ay talaga namang saludo kami sa iyo, sir. Maraming salamat. And I think we owe it also to our people here that we believe in the standards that we set. I was telling, like kong sinasabi sa aming mga tao dito na the only way that we can penetrate the global market is for us to set our standards high. No? Yes. It might take us some time to invest, and you know, but you know, you need to invest on something that you believe in it. And that will set us apart as a company that will be able to penetrate the global market. Kasi wala pang Filipino company na yung sabihin mong as integrated as we are na nakapag-penetrate in the global market. Yung mga pakonti-konti lang siguro. So right now, we're talking to some importers and traders in the international market that would require us to produce probably about several containers of raw material coming from the Philippines. Ito kasama yung malunggay, kasama yung ginger. These are all in powder form. Nabanggit mo yung mga various materials or products na pwede nating i-export sa international market. Matanong ko lang, ano pa yung mga ibang products in the pipeline na maari naming abangan mula sa LA? Well, sabi ko nga sa inyo, Nina, we develop products that out yung from Lagundi also, no. Hindi lang yung gamot, hindi lang yung para sa ubo, but we develop products na ito yung pang anti-mosquito. Lotion, mga ganun. No. Lotion, insect repellent. Insect repellent, no? So, these are the products that we want to share also to our market. Not only here, no? Kasi meron kami dinevelop na with a French scientist. He was able to develop a product out of Lagundi na pag hinalo mo sa pintura, yung bahay mo will be mosquito-free Oy. In the next 3 to 5 years. Okay yan. Ganda mo yan. No. Goodbye dengue. anti-dengue. No? Kasi naniniwala siya, sabi niya, the more mag-spray ka doon sa dengue, the more na lumalakas yung variant ng dengue.
na lumalabas, okay. Nagbabago, nag-mutate yan. Yes. Oo, pan-fagging. So sabi niya, the only way that you can arrest them is you develop a product that's made of natural product. Yeah. No. So we believe in that, and we tried the product, and we're now starting to manufacture some of the raw materials dito because some of them will be for export. Yes, opo. Naku, ang ganda ng ating talakayan. Pero kailangan ko nang tapusin. Mega enjoy pa ako. Opo, ang bilis ng oras. Pero Sir Tony, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ang dami po namin talagang natutunan. At looking forward po ako sa pagbisita sa inyong farm sa mga susunod na araw. I'm looking forward for your visit dito, Ami, no? In fact, gusto naming makita mo dito para ma-appreciate mo talaga yung pinag-uusapan natin. Ano ba yung tsura ng planta namin? Ano ba yung tsura ng farm namin? No? Opo. At yan, nakaabangan ng ating mga kababayan. Opo. Dadalawin ko ang farm nila Sir Tony. Yan nga po ang Yoni Agricorp. At samahan niyo po ako dahil alam ko na katulad ko ay mamamangha din kayo. Kaya maraming salamat po. Doc Nina, thank you din po. Maraming salamat ulit, Ami, sa pag-imbita sa akin. And Tony, it was a pleasure talking with you today. Marami kaming natutunan, sabi nga ni Ami. And nakita ko yung dedication, discipline, and compliance ng kumpanya para mapanatili yung quality of products. And I admire the robust pipeline that you have and looking forward to the products soon. Yeah. Maraming ding salamat, Ami and Doc Lina, for the opportunity to share yung aming produkto, yung aming kumpanya, yung aming advocacy, and yung aming goal for our farmers, no? We want to make sure that we want to be a responsible industry leader in the herbal market. And we want to grow, we want to make sure that as we grow, our farmers are also growing. No? Yeah. So, yun yung magiging ambag ng aming kumpanya sa ating gobyerno siguro, sa ating industriya, na panatiling maging active ang ating agricultural sector. And I salute you for having this kind of program addressing our agricultural sector. Maraming salamat. And it's our pleasure to share with you our experience. Thank you, sir. Ayan, sabi ko nga sa iyo, Doc Lina, nakaka-proud talaga. Kababayan ko si sir. Talaga, nakikiasama ako. Makasama ako sa pagbisita, pero malayo ako sa inyo eh. Malayo ka si Doc Lina eh. After next this pandemic, Doc Lina, you visit us. Yan nga. O, sige po. Looking forward to seeing the farm din talaga. Yeah. Okay. Thank you po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree ako dyan. Agree ako dyan.